pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Ako'y si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, "Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng pitong espiritu ng Diyos at ng pitong bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi paganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ko diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo diyan sa Sardis na nag-ingat na mapanatiling malinis ang kanilang damit, kaya't kasabay ko silang maglalakad na nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man, higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit, dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabagabag, mahirap, bulag at hubad. Kaya nga, ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran at ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ang iyong mga kasalanan. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Tulad ko na nagtagumpay na nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon,
Ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.